Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Tagaytay Calamba Road. Yung direction ng ating kamera, papunta yan ng roundabout or papunta ng People's Park or Tagaytay Highlands. At ito naman, papunta ng Nasugbo or papunta ng Taal Vista Lodge. Kung mapapansin nyo, ito yung pinakasentro ng mga restaurant dito na overlooking ng Taal. Taal Volcano, mga kabayan. At sa tagal ko rin kumakain dito, simula pa noon na hindi pa ako nagbablog, wala halos na mapapansin na Japanese restaurant. Ngayon, dadali namin kayo. Ito lang, ito yung Magallanes Street. Labas din yan ng Aguinaldo Highway. Dito lang. After ng Leslie or Balaytako, makikita nyo itong Max. Ayan. Natabo na tayo ng jeep. Ito sa may LG 24 Mart Plus. Mayroong street dito. Ayan. Malit lang itong kalye. Yun, papasok doon. Halika, dadali namin kayo doon sa pangalan ng restaurant. Nasa Waze ito, mga kabayan, or Google Map, katulad ng ginawa namin. Kung maalala nyo, mga kabayan, di ba kumain din tayo sa may Japanese restaurant doon sa may Alfonso Cavite, yung Sorogin. Kaya may nag-comment, baka mayroon daw Japanese restaurant dito sa harap mismo ng sentro ng mga kainan dito sa Tagaytay. Ito siya, Aozora. Ayan ang pronunciation niyan. So ito yung parking. Pwede kayong mag-overnight stay. Mamaya titignan natin. So ito na yung Japanese restaurant. Ang cute. Andito na si Sweetie. Hello! Hi! Magandang hapon sa inyo. Hello, Dada. Oh. Again, ito na naman. Oh, si Sir Joel, kung matatandaan nyo, at si Ma'am Mitch. Hello po. Sila po ang may-ari ng restaurant na bawal ang diet. At si Sir Joel ay isang counselor sa Tagaytay. Yes, yes, Dada. Kaya kung gusto nyo malaman ang masasarap ng mga restaurant dito sa Tagaytay, puntahan nyo lang siya sa Tibayan Restaurant sa kawakabaan ng Tagaytay Alfonso Bypass Road, di ba? Yes, yes. Ilalagay ko yung link ng kanilang yung description ng ating video. Yes, yes. Sa description. Thank you. Okay, so ayan, bago ang lahat, ipapakita ko muna yung menu. Ang cute ng restaurant na ito, mga kabayan. At bukod sa cute, mayroong farm to table dito. Tingnan nyo sa likod, ha. Okay. Yung kakainin nating salad, ito. Oh, di ba? At malamig. Malamig yung lugar dito. Ito yung kanilang mga food. Tingnan nyo lang. Kung titingnan nyo, yung restaurant ay cute or maliit, pero tingnan nyo naman yung menu. Ang dami. Pili na lang kayo, mga kabayan, ha. Pero ang orderin natin yung pinaka-espesyal nila dito. Ito na yung titikman natin. Tatlo pa lang ito, mga kabayan, ha. 9 ang in-order natin para matikman natin yung mga special nila dito. Miss Sarah, ano ito? Kani salad po, sir. Kani salad? Yes. Ito naman? Mixed sashimi po, sir. Mixed sashimi? Mukhang masarap ito. Ito naman ang pinakamaganda. Ang ganda ng presentation ito. Yes po. Dragon Maki po, sir. Dragon Maki? Ito, mayroong compliment siyempre na tea. Si Sir Joel,
ang marami nakakaalam dito. Siya talaga nag-recommend nito. At marami pa tayong pupuntahan dito dahil sakop niya yung Tagaytay City. Ha? Tagaytay City lang, sakop niya ito. Marami siyang alam. Tatanong tayo ng tatanong ng mga restaurant dito, accommodation ng mga affordable. Diba? Yes, okay. Tama. Nung last week, galing kami doon sa pinuntahan yun. Sa Seascape. Punta kami. Oh, talaga? Ito yung kakaibang kani salad na natikman natin yata. Orderin niyo yung kani salad, mga kabayan. Ang sarap. Parang lumulutang yung milk, tapos yung tamis na hindi mo may paliwanag. Ang kalalabasan, masarap. Lalo itong crab meat, oh. Ang sarap, no? Diba, hindi masyadong nag-overpower yung lasa. Ito naman, mixed sushi. Yung mixed sashimi, may salmon, tuna, saka ano ba itong dilaw na ito, Sir Crab Jones? Crab stick. Itong yellow na ito? Parang ano yun eh, yung egg. Tikman na lang natin. Punta na lang kayo, mga kabayan. Naku, ito pa yun, oh. Dumating na. Hindi na kasya sa lamesa. So, ito yung gyoza. Yes. Ito po gyoza sauce ko. Ito pala, mga kabayan, sa may anong tawag dito? Sashimi. Ito ay sea urchin. Titikman natin. Ito naman yung mixed seafood teppanyaki. Ito naman yung tantanmen. Yes, po. Okay. Sige. Meron pang isa. Ano ito? Yes, po. Traditional ramen po, sir. Traditional ramen. Ano naman, ano yung laman nito? Bulalo? Yes po, sir. Bulalo. Inspired po siya, sir. Bulalo sa po na may ramen nito. Itong kakaiba. Titikman natin. Tikman nga natin itong sea urchin. So, lalagyan natin ng kikuman. Tama ba? Lagyan natin ng kikuman para... Okay. Masarap pala yung sea urchin. Ang sarap, eh. Masarap. Kinakain ko lang, oh. Yan yung mga... Basta. Very healthy na. Sarap. Ngayon lang tayo nakatikim nito, ah. Ah, yun ang mismo. Kaya pala ang sarap. Mas masarap, mga kabayan, pagka iditip sa kikuman yung sea urchin. Masarap. Sarap. Kung gusto kong ulitin, talaga lang. Ito yung katsudon. Ang dami. Ayan yung fried rice. Okay, sige. Mayroon pa ba? Wala na. Ay, naku. Nagana pa si Dara. Kala ko mayroon pang darating. O yan! Sige, konti lang ha. Baka hindi ako makakain sa tibayin ba mo. Salad pa lang ang natitikman ko, saka itong sea urchin. Rekomendado na agad. Ano yung titikman nyo? Tamtamen. Ramen. So, anong review? Masarap. Hindi. Mahirap tantanan. Meron ba anghang? Meron. May kagat. Mahirap kang tanan. Tikman natin itong ito, mga kabayan. Anong tawag nito? Dragon Maki. Dragon Maki. Ito. Ulitin ko yung maki. Hindi ko mahuli ang lasa. Sabi sa'yo eh. Pagka inuulit ko, mga kabayan, masarap. Hindi ko mahuli ang lasa. Alam ko matabang. Parang matabang sa sobrang sarap. Mm-hmm. Parang ganun lang yun. Ano nga ba ito, Sir? Mixed seafood teppanyaki. Sweetie, natikman mo na to? Hindi pa? Sa akin. Gulay pa lang yung sinain mo, ah. Mga kabayan, ilan pa lang natitikman ko? Sa rating na 1 to 10, rindi ito, eh. Sumobra! hindi nga, mga kabayan. Punta kayo dito. Ito yung sinasabi kong nakatagong sarap. Kaya kahit nasa loob siya. Di na nata kayo. Almost 3 years na sila, di ba? 3 years. Pasya lang ito, mga bayan. Talaga. Ito. Saan madaling hanapin pati? Oo, di ba? Nasabi ko na, nasa Wish siya, saka sa Google Map. So ito, yung bulalo ramen nila ba ito? Bulalo ramen. Tingnan natin, Sir Joel. Yes. Anda pa yung pangyong, sir? Saan? Sa ba? Ayun. Ay, naku, nalimutan ko na. Ito ba? Ramen with that piece, bulalo. Itong egg. Titikman natin ito. Tapos yung kanyang meat. Sir Joel! Yes. Sabagay, ang dami nyo sa restaurant ko yung bulalo. Pasyal kayo sa, yung mga hindi pa nakakapasyal sa Tibayan Restaurant, mga kabayan. Meron, bukod sa mga authentic na pagkain sa Tagaytay, di ba yung Tibayan, ulam? Yes. Bulalo, karamihan sa katawilis.
Pero ang pinakamatindi doon at dinadayo yung kanilang ubi? Ubi, champurado. Ubi, champurado! Bulalo nga, pero lutang na lutang yung... Pagka-Japanese. Aroma ng garlic. Ah, yung garlic. Fried garlic. Fried garlic. Titikman ko nga ito ngayon, Tantan Mien Ramen. Sarap. Ang fried rice. Sarap. Yung Tantan Mien Ramen, tama ka, Sir Joel. Ang nagpasarap, yung medyo nangangalabit yung anghang. Tikman natin yung gyoza. Ito mahirap ito, hindi ako masyado marunong mag-chopstick. Ano lang yun? Tinutusok lang yun. Mm. Yung ibang gyoza natin, tikman natin. Pag kinagat mo, siksik na siksik. Kaya ang kinalalabasan, medyo matigas. Mm. Di ba yung laman? Ito, grabe. Smooth to smooth. Napaka-tender. Napaka-tender. Tinitignan ko talaga yung ano? Satisfy yung craving. Sa lang na hindi masyado mabigat. Tinitignan ko talaga yung sea urchin. Pag hindi nila inubos yan, ako uubos. Mamits, tikman mo na ako. Para sa'yo yung dada. Ah, ganon? Inunahan na ako, dalayo niyang tumikim. Tikman natin itong katsu doon. Ang lalaki ng service nila. Comparin sa ibang Japanese. Yes. Tamo, pang one person to. Pero, pwedeng share. Bira ko kumain ng katsu doon. Ang sarap pala. Sarap. Ano ba yung meat niyan? Pork. Pork. Pakapakinihayin ko sa'yo yung bago ko. Ayan, narinig niyo mga kabayan ha. May bago daw siyang dish. Yan, meron. Ano yung last na punta natin, namin noon? Ano yung bago mo? Pansit luglog. Pansit luglog. Ngayon may bago ka na meron, naman. Meron. Ito naman yung titikman natin, yung fried rice. Ausora fried rice. Ay, ito yung kanilang signature. Signature. Yung Ausora fried rice. May iba siyang ingredients na hindi natin natitikman sa mga fried rice. Mayroon siyang iba. May umami. Oo. Ang sarap. Ang sarap niya. May natitikman tayong fried rice katulad ng Yang Chow. Ano pa ba yung isa? Garlic fried rice. Oo. Ito, nauulit pa ako. Titikman ko. Hindi siya ano eh. Hindi siya dikit-dikit. Kung umulit ako, mayroon pa pala sa plato ko. Grabe na. Ibig sabihin, nag-enjoy ka. Ang sarap. Lahat po masarap. So, ayan mga kabayan. Natikman na natin yung siyam na order dito sa may Ausora. Sir Joel, dito sa special bulalo nila. Anong masasabi mo dito? Ikaw ay may sariling restaurant mismo, ha? Yes. Na bulalo. Nandun yung authentic flavor pa rin ng bulalo, native of Tagaytay. And then, nakombine siya ng lasa ng pagka-Japanese. So, Asian fusion. Sir Joey, ito bang may-ari nito ay Japanese o Filipino? Filipino. Filipino! Sa akin naman, ang una ko kagad na lasahan dito sa bulalo, yung aroma, yung garlic. Tapos yung noodles niya, yung typical lang na noodles. Pero hindi siya overcooked. Hindi siya overcooked. Tapos yung meat niya. So, in order lang naman ito mga kabayan para alam nyo kung ano ang lasa. Ngayon, tapos ito nga yung meat niya ay tender. Tapos yung, ano pa ito? Mixed seafood. Tipanyaki. Masarap. Basta, lahat ng ingredients na natikman namin dito kakaiba. Hindi naman tayo Japanese, di ba? Alam naman natin baka kung ano-ano man nilagay na ingredients yan. Yung mix sa sashimi, lalo na ito na hindi ko mahuli ang lasa. May dragon sa loob. May dragon sa loob, anong tawag dito? Dragon maki. Dragon maki. Orderin nyo mga kabayan. Tapos itong katsu doon. So sa madaling salita, sabi ko kayo na mga kabayan, lahat ng mga food dito, rekomendado. Tapos, antayin nyo mga kabayan, iikutin natin yung accommodation na rito at titignan natin yung rooms at magkano, kung mayroon nga bang free breakfast. Yes. At ano nga, Japanese breakfast. Japanese breakfast? Yes. At talaga. Okay, Japanese breakfast. Okay, Sir Joel. Arigato gozaimasu. Hindi ko lang yung sagot ko. Okay mga kabayan, punta na lang kayo dito. Masarap. Bye-bye. Visit Ausora, Tamar. So ito na yung mga kinain natin.
Discounted na ito mga kabayan ha. So ayan. Ayan ang babayaran natin. Okay? Tingnan natin yung room. Ma'am Syra, ilan ba yung mga rooms dito? Ah, meron pa. Okay. Ito nga palang Aurora, maraming brands. Meron din sa Tagaytay Highland. So, ito yung ano, yung mga rooms dito. Okay. Malaki pala ito eh. Pang ilang tao ba ito? Good for four po. Good for four? Yes po. Sandali ha. Ikutin ko lang muna. Okay. Dito ba ay... sa bagay, condition, no? Tapos, yung ano... may heater. Yes. May heater dito. Ito ba talaga lahat yung room dito ay dalawa ang kama? Yes. Dalawa. Yes. Ito yung CR niya. Pwede ba makita? Yes. Oh. Tingnan natin to. Ah, oo naman may heater. Malamig kasi dito sa Tagaytay. So, magkano yung ganitong room, Ma'am Syra? Ang room po is pag weekends po is 2,200 po. With breakfast na po yun. Good for two po siya. Tapos pag may additional po kasama po is 1,100 po yung additional po per head na po. 1,000? 100 po or 1,000 po. Additional naman po yun kapag may kasama po. Pag 3 packs na po. Okay. So, ibig sabihin yung room dito for couple lang? Yes. Pag weekends naman po siya is 1,500 po. Okay, good ulit. For two po. Ulitin ko lang ha. Yes po. Yung ganito, good for two, pag weekends magkano? 2,200 po. With breakfast po. Okay, tapos pag weekdays? 1,500 po, with breakfast din po yan. Pag may additional? Pag additional naman po, pag weekdays po is 700 po, per head po. Ah, per head. Yes po. Ganon din sa ano sa... Pag weekends naman po is 1,100 or 1,000 po. Per head naman po. Yung additional po. Ito ba ay pet friendly? Yes po sir. Ah talaga? May limit ba ang laki? Ng mga pets? Wala naman po. Sigurado ka? Ay kung halimbawa yung pets ko kasing laki ng elepante. Grabe. Ang tawa ni Ma'am Syra. So ibig sabihin... yung mga ano, hindi naman masyadong kalakihan. Yes. Pwede dito sa room. Yes, sir. Okay. So, ito lang mapapakita mo dahil... May naka-accommodate na po ng isa po. Ah, okay. Yes. Sige. So, ilang brands ba itong Aurora? Bali, 6 na po, sir. Ah. Pang-apat po itong Aurora at the park. Okay. Doon sa Tagaytay Highlands, malaki ba yung... Yes po. Yun po yung may pinakamalaki po namin. Papasyalan namin yun. Pwede ba kami makapasok doon? Pag-member po ata. Hindi, hindi. Pagkalimbawa kakain kami sa restaurant nyo, pagkalimbawa mabukin, katulad namin, nakakapasok ba? Hindi ko lang po alam. Alam ko po, nakakapasok lang po sa Highlands is with membership po. Member ako doon? Ah, sige po. Okay. Pipilitin natin makapasok doon mga kabayan. Ah, hanap tayo ng contact. Okay. Ito yung room. Ayan. Ah, ito yung room. Ito yung labas. Ayan yung restaurant. Diba ang cute? O, ayan. Tahimik na tahimik. Kung ayaw nyo talaga ng crowded. So, okay mga kabayan. Ito at nakatagpo na naman tayo ng isang magandang kainan, tahimik, at saka itong kain-kain naman sa bursang mga rooms. Tama ka dyan. Hanap pa tayo ng ibang mga affordable rooms dito. Na ayon niya kay Sir Joel Tibayan, ay marami siyang may i-recommend. Kaya sama lang kayo, ha? Okay, Miss Widi. Thank you, Dada. At sa inyo pong muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsama niyo sa amin ni Dada. God bless us all. Bye for now. Bye! Bye! Hanggang sa muli!